Hamsta, wonderful bookworms all over YouTube. My name is Gerald. Welcome to another video. For today, papakita ko sa inyo kung ano ang aking mga February TBR o yung mga babasahin ko this month of February. Kasi nga, February TBR. Ayan, no? Pero bago yan, mga kapanalig, may nareceive akong something. Tingnan nyo yung may mga pawaks na ganyan. Apakataray! Ang shop na yun itatawag na si Slytherink PH. Nakakatawa kasi yung first ever shop na naging representative ako ay connected sa Harry Potter, which I really freaking love. Ipapakita ko sa inyo yung mga magnetic bookmarks na pinadala nila sa akin. Mga sis, sobrang ganda nito mga bookmarks ito. As in, grabe! Quality sis, quality. Sobrang cute naman talaga. May palikod yan. Rawr! Then, meron din tayong, ito si Hermione yung suot niya yung nagpunta sila sa parang ball, yung nagsayo sila ni Victor Crumb. Lakas maka beauty vlogger ng mga pagganong-ganon. Ron Weasley! Hey! Sobrang cute ni Ron, grabe lang po talaga. Sinasabi ko sa inyo, sobrang ganda ng quality. At meron pang isa mga scene! Ito yung iconic scene kung saan sumakay si Harry sa kotse ng tatay ni Ron at si Ron yung nag-drive. Ayan, tignan yung likod. Nice! Yan, gusto mo. Ram, papam, papam, papamang, kaya! So, kung gusto nyo magkaroon ng magnetic bookmarks na yan, follow Slytherink PH sa Instagram. Meron silang Etsy shop, plus meron din silang website kung saan pwede kayo makabili ng mga items na ito, mga Axis Bomba. Yung lahat ng link na connected sa shop na to ay nasa baba. Oo, ayan. So, click ko lang yan. And if you're going to use my rep code, taray, my rep code, umuulan. Use my rep code, sis, vom, va. You will get 10% off on your purchases. Kaya naman, ano bang hinihinder nyo? Bili na! Char! Thank you so much, Slytherink PH, for my first ever rep experience. And also for my first ever magnetic bookmarks. Thank you so much. Now, let's go to our February TBR. Let's go. Okay, ngayon pong February, wala tong mga pakulo, wala tong mga ganun-ganun. Gusto ko ngayong February is chill lang. Gusto ko basahin yung mga libro na gusto ko talagang basahin at excited akong basahin. Because kapag susunod-sunod na rin ko yung mga month kung saan magbabasa ako ng mga libro na parang pinipilit ko yung sarili ko or because I need to read it, doon magsisimula yung reading slump. Kailangan ko bigyan ng breather yung sarili ko. So, naisip ko ngang magbabasa ako o mag-re-read ako ng mga Bob-ong books. Kasi simula nung binili ko yung Bob-ong books ko, binasa ko lang sila ng isang beses at hindi ko na sila binasa pa ulit ever. Gusto ko silang kamustahin. Gusto ko silang balikan. Kaya naman, ngayon ang babasahin ko, first book for this month ay... Ano ang nangyayari? Oo, sobra na! Mga sis, bomba. Oh my dulay! Lahat ng libro ipapakita ko, magmamatch yung outfit ko. Matrabahong video. Ay, ano to? Oo, magical! Oo, magical! Let's go ahead and just do it! Okay, so, compose yourself. Ang unang libro nga ay Kapitan Sino ni Bob Ong. Ayan, ito ang kanyang silver book. Sabi na gusto ko yung story nito, mga kababayan, because this is Bob Ong's take on superhero thingy. Susundan natin dito si Rogelio na magkakaroon ng kapangyarihan na magagamit niya para makapagsagip ng mga nangangailangan dito sa bansang Pilipinas. So we're just going to follow his adventures bilang superhero na papangalanan natin Kapitan Sino. Naalala ko lang dito sa librong to, of course, ipapakita na may mga katangian ng mga Pinoy, mga ganun. Ang natatandaan ko lang is yung last part is sobrang nakakadurog ng puso o makikita mo talaga na walang kakontentuhan ng mga tao sa mga kaya mong ibigay. May mga kaya ka lang ibigay, sasairin pa nila yon dahil lang o para lang sa kanilang pansariling kagustuhan at pangangailangan. Ay, grabe, oo. Now, let's go to our second book. Okay, ang ating pangalawang libro ay another book ni Bob Ong and that is MacArthur by Bob Ong. Nakakatawa kasi manipistang tong libro na to this month para magpo-focus ako sa paggabasa ng mga manipistang na libro because they are just easy to read, madaling tapusin. Alam mo yon? It is just 98 pages mga kababayan. Dito sa MacArthur naman, susundan natin yung buhay ng limang mga teenager na mga lulong sa droga. Ayan. So dito makikita natin kung ano ba yung mga kayang gawin nito mga teenager na to para na matutusan yung mga luho nila. Kung ano ba yung mga kaya nilang gawin kapag sila ay high. Kung ano yung mga ginagawa nila. O yung mga masamang dulot ng droga sa puso at utak ng mga teenager na to. And again, ano bang in-expect natin kay Bob Ong? Realistic at magkakaroon naman tayo dito ng mga reflections sa nangyayari sa bansang Pilipinas. Now,
let's go to our third book. Tayo ay nababalot ng mga Tagalog books this February. Hindi lang isang libro, mga kababayan. 11 to says, I'm enjoying Tagalog books so much this past few days. The third book that we have is Gapo by Luwalhati Bautista. Noong January nga, nagustuhan ko yung pagbabasa nung Bata-Bata Paano Ka Ginawa. Nakakatuwa lang yung writing style and also how realistic. Kasi ang setting din is Pilipinas. So parang nakaka-relate ka in a way. Yung mga sinasabi doon sa libro is alam mo or alam mo nag-exist sa totoong buhay at minsan inapunta mo na sa buhay mo. So ngayon naman, nag-crave ako sa another Luwalhati Bautista book. Kaya ang ginawa ko, kinonta ko si Fatima. Si Fatima is my workmate na meron siyang box set nitong Luwalhati Bautista. So sabi ko, pahiram ako na isa pa Luwalhati Bautista because I'm craving for Luwalhati Bautista. Ganon. This is another book by her wherein, dito naman susundan natin dito si Michael Taylor Jr. Ang tatay niya isang foreigner tas galit na galit siya sa Amerika dahil parang simula nung pinanganak siya hindi niya na nakikita yung tatay niya. Ganon. And then we also have Magdalena, isa siyang hostess at ang kanyang goal sa buhay ay makapag-asawa ng foreigner. Ganon. And then we have Ali na nagkukumahope on gustong magkaroon ng asawa para magkaroon ng tatay yung nasa sinapupunan niya. At si Modesto nagtatrabaho sa loob ng base militar na araw-araw ng buhay niya nakaka-experience ng kalupitan mula sa mga Amerikano. So, I'm so excited to meet these new four characters. I'm so excited to know their journey. I'm excited. And look at this cover. Di ba nakakatuwa lang na parang classic siya in a way, pero yung cover niya is amazing. Now, let's go to our next book. Okay. Si Jealousy lang itong 77 pusong. Bakit hindi nagbago yung damit ka? Hindi nagbabago yung damit ko, bakit? Ang hirap maghanap ng damit na kakulay nito, nakakaloka. But anyways, mga kababayan, this is the third book in Janus Silang series. At dito naman, kung paano natapos yung second book, ito lang yung kadugsong nung third book. In this series, we're going to follow Janus Silang. Si Janus Silang ay isang teenager na naglaro ng tala. Nagulat na lang siya isang beses pagising niya ay patay na yung mga kalaro niya sa paglaro ng tala. And then, kukontakin siya ng isa nagangalang Joey na nagsasabi na nakasurvive din daw siya doon sa ganong pangyayari. Sa pagkikita ni Janus at ni Joey, ma-unfold yung lahat ng mga kababalaghan o yung mga misteryo na hindi alam ni Janus ay may malaki palang connection sa nilalaro niyang video game at sa buhay niya. I'm so excited to read this. The second book, sobrang ganda, sobrang nakakadurog ng puso, sobrang nakakatuwa, iba't ibang emosyon ang ibibigay sa'yo sis Bomba. So I'm so excited to read the third book. Okay, ngayon natapos na tayo sa ating mga Tagalog book. Now let's go to English books na babasahin ko naman this month of February. Okay, let us start. First English book na plano kong basahin this month ay 1,000 Pieces of You by Claudia Gray. Maraming nag... Hindi naman marami, parang, pero more than one, oo. Yung nagre-recommend sa akin na basahin tong 1,000 Pieces of You dahil maganda nga raw to. Ang istoryang ito, susunod natin si Margaret Keane sa paghahanap niya sa pumatay sa tatay niya. Ang interesting dito, isahanapin niya yung pumatay sa tatay niya by leaping into alternate dimensions. Kasi yung mga magulang niya, gumawa ng tinatawag na Firebird. Mag-aalaw sa isang tao na mag-leap into alternate dimensions. Ang pinagdududahan nilang pumatay sa tatay niya ay si Paul, isang gwapo, puno, ka-crushable na lalaki. Duda nila is itong si Paul, pagkatapos patayin yung tatay niya, is nag-leap into alternate dimensions. So ngayon itong ating Margaret ay mag-leap into alternate dimensions din para hanapin si Paul at pagbayarin sa kasalanan ginawa nito sa tatay niya. Now, let's go to our next book. I don't know if this outfit works, but yes, ito ang binigay sa atin ng kapalaran. The next book that we have is Wicked as You Wish by Rin Chupeco. Oh my gulay mga sis bomba, hindi ko ini-expect na si Rin Chupeco pala ay isang Filipino author. Filipino author pero na-publish siya internationally. Bongga. And what's the good thing about this Wicked as You Wish is meron na tayong representation mga kababayan. Dahil Filipino ang bida dito, I believe. Ang bida dito ay pangalan niya ay Tala. Tala. Tapos, parang may dugo siya ni Maria Makiling. Sis! Very Filipino, published internationally. Eh? I'm excited with this one kasi first of all, representation. Second of all, Filipino author published internationally. And third of all, this is going to be a body read between me, Sirena Reader, at me, Book Reader. Ayan! I'm excited. Now let's go to our next book, mga kababayan.
Renegades by Marisa Meyer. Ito namang Renegades, this is going to be the book of the month of Small Reads. Itong Small Reads ay yung book club na ginawa namin ng mga kapwa ko Filipino booktuber na sila Moonlight Scrolls at Fantastic Bookworm. Okay, ang alam ko na dito sa librong to is we're going to follow these characters that may mga superpowers. Parang katulad ng binasa kong Steelheart. Nung sinibalan ko tong story na ito, nakaka-aliw or nakakatawa kasi meron din sila mga interesting powers or interesting abilities na sobrang nakaka-intriga. In this story, we're going to follow our main character, Nova, para maghihiganti siya sa mga Renegades. Yung mga Renegades, ito yung mga parang tagapagtanggol ngayon doon sa Cavity Eclaburn. And then si Nova ay parte naman ng Anarchies. Itong mga Anarchies, sila naman yung parang mga kontrabida thingy-thingy Eclaburn. So itong si Nova, gusto niyang patayin yung leader ng Renegades dahil yun yung pumatay sa tito niya na leader naman ng Anarchy na nagtanggol sa kanya o umampun sa kanya simula na patayin yung magulang at kapatid niya. Our discussion for this Renegade by Marisa Meyer will be sa YouTube channel ni Fantastic Bookworm. Alright! And let's go now to our last book for this February TBR, and that is going to be Beneath the Sugar Sky by Shannon Maguire. Yes, hindi na nagbago yung damit ko because this is going to be the last book at wala rin po akong kapareha sa kulay nung ano na yan. Ayun. So this is going to be the third book in the Wayward Children series ni Shannon Maguire, and oh my kulay mga sis bumba. Na-discover ko yung Heavy Hearted Doorway ni Shannon Maguire. Sobrang aksidente lang. Nabuksan ko lang siya dito sa ebook app na gamit ko. Tapos, nung binasa ko siya, sobrang na-intriga talaga agad ako doon sa prologue pa lang. Sabi ko, this is interesting, sis Mumba. So, itong Wayward Children, this is going to be a fantasy series. Susundan natin dito yung mga bata na nakapunta sila sa ibang lugar o sa ibang fantasy world. Tapos, nung bumalik sila sa totoong mundo ng mga tao, hindi na sila maka-cope up, sila maka-move on doon sa mga mundo na pinanggalingan nila. Oh, my gulay! Yung writing style dito sa series na to ni Shannon Maguire is really chef's kiss. Super good. Kaya naman, I love this so much. Okay, ngayon alam ko na na parang ang hilig ko talaga sa pagbabasa or sa writing style is lyrical pagdating sa fantasy. Kung di mo pa nababasa, please go ahead and read kasi sobrang short stories lang din siya. 173 pages nga lang yung first book. And then yung second book nata is 180 plus pages lang. So, sobrang dali lang yung basahin. Pero, doon sa sobrang ikli na mga stories na yun, sobrang compact, I love it. So, I think that is it for today's video. Meron tayo ngayong 5 physical book na babasahin sa month of February. Tapos meron din tayong 3 e-book stories na babasahin this February for a total of 8 books. So, I'm really excited for this month of February kasi lahat ng mga librong pinili ko ay talaga naman yung mga libro na gustong basahin ng puso, isip, mata at kalooban ko para maiwasan natin ang reading slump. So, I'm so excited for this month. Sana rin talaga lahat ng mga kamalasan, lahat ng sakit ng puso at loob na dala ng January ay mawala this coming February! Kayo nga sis Bomba, ano ba ang inyong mga TBR for this month of February? Ano ba ang pinakauna sa TBR nyo for the month of February? Comment that down below and let me know! So I think that is it. Thank you so much for watching. Kung naging Jacob, please give this video a thumbs up and don't forget to subscribe for more bookish content like this. And mag-usap tayo sa comment section. Ganun! Open up book and discover what magic is. See you again next time. Ha? Bye-bye!